Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos, and if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Ayan mga kalingap, grabe ang layo po ng biyahe namin. Muli po kami nakabalik dito kay na Jacqueline. Ayan, so sa wakas po, nakabalik tayo dito. Maraming naghahanap kay Jacqueline. Marami ang gustong pumunta tayo dito. Kasi napanood nila sa vlog ni Super Mac. Bisitahin daw natin at kumustahin. Ayan, tara, punta po tayo dito. Kumustahin po natin si Jacqueline. Napansin ko dito, mas nag-improve po. Maganda yung malinis pa rin. May bato, oh. Nagyan na lang ba ito dito? Pwede pumasok? Ah, ito po si Jacqueline para sa mga bagong subscribers natin. Ika 31 ng 31 pa pala ito. Ilang bahay na nakalipas, ano? Okay. Ayan. Kalinis ang bahay nila Jacqueline. Asan po si Jacqueline? Pumapasok po. Ah, pumapasok. Nag-aaral daw si Jacqueline. Nasa eskwelahan. Ano yun, tay? Bubo. Mura. Lakas ko dito niya. Ganda ng lugar nila, no? Tungkor lab. Ano? Yeah. Ganda ng lugar. Hindi na kailangan electric fan. Presto. Kaso, ang layo talaga, super layo. Ang kapit bahay. Tapos, lubak-lubak pa ang kalsada. Grabe. Akala ko, tao lang dumadaan dito. Yun pala, pwede pala. Akala ko. Kalabaw lang, kapag. Karusa lang. Asan tayo si Jacqueline? Wala to sa school? Oo. Wala to po si Jacqueline sa school kasi... Wala sa school? Asan si Jacqueline? Baka nagtatrabaho na. Ano po pala, salamat po kay Dr. Dennis Latunio. Ayan. Thank you po sa pagbigay po ng tulong kina Jacqueline. Ito ko po. So, sinibigay po namin. Kailan yung muling bigay mo? January, ano? Ngayon February. Mabigay po ulit tayo ngayong February. So, si Super Mac po yung nakatas po dito. Naka-assign. Kasi napakalayo po talaga. Kaya, yun po Super Mac. Sa kanina ko na lang po pinabibigay yung tulong po niyo. Thank you po kay Dr. Dennis Latun. Buti nga at nakapunta ngayon dito si Kalinga Prob kasi kailangan talaga ni Jacqueline ng payo tapos ng gabay kasi minsan nalata ko si Jacqueline talaga, minsan malungkot ko. Tapos malungkot ko na isip. Napanood ko rin doon sa vlog mo. Tsaka lagi niya sinasabi sa akin, gusto talaga niya na maging scholar. Okay. At gusto talaga. Sinanganin niya. Sa pasab. Kaya nga minsan tinatanong ko siya, mapadait ka na. At pag tinatawag ka na naram, masama doon. Masama na pala. Tignan mo natin kung anong pag-usapan natin mamaya. Kung anong plano natin kay Jacqueline. Kasi kawawa yung bata. Kawawa talaga. Gusto na daw mag-apply ng trabaho, kasilong, kasang bahay. Mahirap talaga po mga kalingap ang trabaho dito sa bundok. Halos ako nga po eh. Tumagal ako dito ng siguro nasa 6 months. Di ko kinaya. Talagang sabi ko hindi ko kaya mabuhay dito. Ah, nagtrabaho ka rin dito? Tagal ako dito. Ganun kahirap ang buhay. Kaya saludo kami sa mga farmers. Grabe, salamat sa mga farmers natin. Kundi dahil sa kanila, wala tayong mga bigas na kakainin. Okay, nakapunta tayo kahit alaw na kami nakaalis dun. Buti Fortuner yung ginamit namin. Bilis. Kaso nga talaga ito, super layo. Dito ka! Nandito si Lola. Lola! Kumusta po kayo? Dito po kay Lola. Napapaganda si Lola. Hindi ka naman kita papalitan. Gadagdagan lang. Ayan, sino yan, tay? Sino po yan, tay? Rosemary, ito yung panganay kong anak na Lola. Ah, gandang hapon po. Ano po nangyari sa kanya, tay? Nice truck po yan. Nice truck. Ben, magkunting kataano lang po at tagal namin din nakapunta eh. Kamusta nga? Sabi nga po kami po. Salamat naman po at kayo ay nakarating muli sa amin. Mabuti na nga lang po ay andito si Super Mac. Ano? Kapit, malapit lang kay Super Mac. Kumusta mga kay Lola dito po? Ay, okay. Nakakaraos po naman kahit pa paano. Parang ano Lola, ano na kayo? Hindi na kayo nagkakapa-kapa. Ay, may paningin na. Ano? Pasin mo? Kaya nga. Kaya pala kanina. May paningin na daw. Nagkakapit pa siya yan. Hindi na gumaling. Ano nangyari yun? May paningin. Ay, ganun. Pala. Ay, kababalaga ng si Lord eh. Yung kunti lang po
po alin ako lang. Hindi ko rin po ito kilalang tao, pero ang daan... Wala tao kayo. Diretso na lang. Tatlong doktor na nga. Wala na. Sinabi ng doktor ay. Pambira. Ibig sabihin, mahina pala yung doktor na yun. Nabuti pa si Doktor Lab. Magaling. Gusto kayo lola dito. Tagal po namin din nakabalik. Ay, kahit mo po tagal ninyo hindi nakabalik, ay nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagbibigay sa amin ng suporta. Dahil kung hindi naman po kayo, ay kahit po talaga pong hirap na hirap kami makaraos ng aming buhay. Kasi sa mga vlog ni Supermac, nakita ko na talagang nahihirapan kayo dito. Opo. Lalong-lalong sa pang-araw-araw niyong pagkain. Opo. Bakit po kayo nahihirapan? Eh, wala pong trabaho, gano'n? Wala po. Talaga po, ang mister ko po ay hindi totally nakakatrabaho ng anong trabaho talaga. Kaya kayo po kasi talaga yung tinulungan namin. Opo. Hindi po dahil sa kanya, eh di po kayo magkakaroon ng bahay. Ano po? Opo. Kasi sobrang nawa po kami sa bata. Ang gusto talaga namin ay makapag-aral siya ng maayos. Mabawasan yung distraction sa kanya. Kumusta naman po si Jacqueline dito? Nakapag-aral po ba siya? Kasi base dun sa video ni Supermac, parang na-stress siya dito eh. Hindi siya nakapag-aral ng maayos, tapos parang gusto niya magtrabaho. Hindi po. Eh, masakit po yun para sa amin na hindi mangyari po yung ganun. Kaya lang po, sabi ko po, pagka ganun ikako, na umibig po kaya ang bata eh. Ay, may nagustuhan? Ay, nakatatlo na nga po. Ay, naku, gawa ng cellphone natin yan. Gawa po talaga ng cellphone. Sa tuloy, hindi na maintindihan ng iyong ano. Sige, sasabihan namin mamaya pagdating dito na kukunin namin siyang scholar, bawal talagang boyfriend. Apo. Kasi dapat makapagtapos muna. Kasi ano pa lang siya, high school pa lang ata, no? Apo. Mid-7. Eh, yung pong cellphone po ang naging pag sa bundok pati, pag mga ganyan, nag-aasawa na kagad. Kasi sa hirap ng buhay, naghahanap sila ng kapartner, ng ano, katuwang. Tapos, nabuboard sila dito, edi maasawa na. Kaya di ko po talaga matanggap na ganun siya. Ano pong ganun? Eh, sumama po siya sa lalaki. Eh, ayaw ko po ng ganun. Pinagalitan niyo, parang nag-rebelde siya, ganun. Opo. Kasi sumama sa lalaki, ngayon, pinagalitan niyo po. Opo, ayaw ko. Paano kasi sumama? Nagtagal ba sila doon? Eh, maghapon naman po sila. Ah, maghapon, parang nag-date, ganun. Eh, tapos po eh, nananagot po siya sa akin, lumalaman, bago. Wala na po siya dito sa... Yung dating siya, hindi na po talaga siya. Oh my God, sabi ko na po lang po sa Supermac, parang hindi ko na nakikita yung dating Jacqueline na masayahin. Opo. Ano? Lagi pati po siyang buhay. Ang dahil ba sa cellphone, ay babawin namin yung cellphone, mga ganun. Sabi ko nga po, ay kung kinakailangan pong ialis sa kanyang cellphone, ay kung pwede lang po talaga ay ano. Kung ano po maaari niyong gawin, ako po humihingi ng tulong muli sa inyo. Dahil... yan po talaga inilapit ko sa inyo, inhingi ko ng tulong sa inyo na ang anak apo ko ay magabayan at masuportahan, mapag-aral po, mapagtapos. Kung kinakailangan po dito po sa bahay, ilan sino po mga kasama niyo dito? Ilan po kayo dito? Yung pong anak kong binata na bunso. Alos lahat anak niyo po? Dalawa po. Ito. Hindi po, dalawa po yung mga kasunod po anak na binata. Wala naman po dito yung isa. Nagparito nga lang po, pero nasa Quezon po. Mayroon talagang buhay dito sa buhay. Kaya po, nagawa ko na magtapas ang niyo para lang po kami makarap. Ano ang pinakamaganda nangyari naman? Yung nakakaaninag na po kayo? Talaga po, blessing po ng Diyos doon sa amin. Sabi ko yung pag-ano po ng bahay ninyo sa amin. Pagbibigay din po. Noong po November 3, nagkaroon po ako ng panin. Wow. Birthday ko po ng Aquatro. Ano, pagising niya po, bigla ka ng ano? Pizza 3 po ng madaling araw. Nandun na po, may paningin. Hindi po ako paniwala. Tapos pizza 4 po, birthday ko, masaya po ako. Parang pa-birthday sa'yo ni Lord. Kaya nahirapan si Jacqueline dito po. Hindi kaya na-stress na kaya nag-rebelde sa inyo. Ay! Hindi na po siya masaya dito. Ano pa rin sa tingin niyo po? Hindi nga po masaya dahil maligalig po talagang bibig ko dahil hindi ko po gusto sa isang babae. Palagi siyang pagsasabihan gano'n. Opo, ayaw po niya ng pinagsasabihan. O, Dr. Lab, nandito si Dr. Lab, magpapayo. Ano? Si Jacqueline daw, bata pa, may nagbo-boyfriend na. Ilang taon na ba si Jacqueline? 15 po. 15? So, hindi ito, pa siya. Ito, Dr. Lab, magalito magpayo po. Hindi pa po siya dapat mag-boyfriend po, nanay. Dahil sa
masyado po kong bata, makusok po kasi ang mga kabataan ngayon. So, kung maaari, aral muna siya. Nag-aaral po ba? Opo lang. Aral na lang muna at handa naman si Kalinga Prab na tulungan siya para makapagtapos sa kanyang pangarap. Ilang buwan lang yun? Lima? Ilang buwan lang, hindi na pala titikerap. Wala naman pa kami? Sino ako? Kuya Ram. Ay, grabe. Kala namin hindi ka pumasok. Pasok po ko, doon po ako nagbisang sa taas. Hala, dito ka muna. Hindi ka. Ito pa. Ito dito. Lolo. Ito Lolo. Ando pa, ando pa. Ayaw kakalimutan. At balita namin, may karakrush ka na daw. Sabi ni Lola. So yan yung dapat mong iwasan kasi nag-aaral ka pa. Kumusta kayo dito ni Lola? Nakakakain pa nga po kahit paano. Nakakain pa naman? Gusto ko nga po uwi magtanim doon sa kabila ng kanggot at wala na po kami kahit magbunot. Gusto mo magtanim? Ba't dito di kayo nakakapagtanim dito lang? Hindi pa. Kaso nga lang po sabi na ni Lola, magkada po kami mag-awan doon dito na lang. Hindi naman po. Kaya lang po gusto ko ilayo talaga po sa lalaki. Nagulat siya. Ano may ano ka maga? Pero yung pag-aaral yan. Gusto ko po sana pumunta sa inyo noon at kung pwede lang doon muna sa inyo. Yan, yun po ang dahilan. Kaya sabi ko mayigi pa, magtrabaho ka na. Ayaw mo rin lang pumasok. Dalawang linggo po siyang tumigil ay. Ayaw kong pumasok. Ay kung ganyan ka ako, kaysa sa mag-asawa ka, ay magtrabaho ka na lang muna. Kaya doon ka kila Kuya Ram para pa diretsuhin ka yung pag-aaral. Ikaw ba, Jacqueline, gusto mo na bang mag-asawa? O ano? Hindi pa. Ano ba yung pangarap mo, Jacqueline? Makapagtapos? Gusto mo mag-aaral? Anong gusto? Hindi, ganito kayo, papiliin kita. Anong gusto? Mag-aral o magtrabaho? Mag-aaral ako. Parehas! Ako working student. Masipag. Kasi ang sabi ng mga subscribers natin dahil sa mga nakapanood ng vlog ni Supermark, dapat daw ay nakafocus ka sa pag-aaral. Nakawa sila sa inyo kasi gusto mo na daw magtrabaho, gusto mo magkasambahay. Diba dati gusto mo naman mag-aral? Lola, gusto mo na pala magtrabaho si ano? Hindi. Jacqueline? Hindi naman po. Ilalayo ko lang talaga. Ilalayo po bala ka talaga po. Hindi na tama ang napapansin ko. Ay, ayaw ko pong mag-asawa pa siya. Doktor Lab, payuhan mo to si Jackie. Normal yun na yung kay Lola mo, nasa tama yung kanya sinasabi. Dahil nanghihinayang siya doon sa edad mo na kanya, ikaw ay nagbubulpin na. Dahil na napakasayang yung tulong ni Kalinga Prab at ng ating mga sponsor na siyang nagbibigay sa edad tulong. Mag-aral ka. Magtapos ka. Pangarapin mo ang gusto mong pangarap. Pagdating ng araw, ang lalaki ang siyang hahabol sa iyo. Sabi ko po, anak, kung kinakailangan lumuhod ako sa iyo, gagawin ko yun. Huwag ka na lang, anak, mag-asawa agad. At ang pangarap ko sa inyo makatapos. Ilang po niyakap ko po siya, talaga lumuhod po ako. Layuan yung mga lalaki niyan. At mahal na mahal po namin talaga sila. Ay, gawin pala ito si Jackie. Eh. Hindi lang po marunong umakyat ng bahay ang mga nga kasal ni Tumbol. Karte kasi dito yung mga karpintero. Ang kahapon. Tawag nga po lang yung sinang Tumbol. Ay, si Bolto. Si Tumbol. Pasan mo muna ang Jackie din, yung mga lalaki. Kasi yung lalaki, andyan lang yan. Huwag ka magmadali, ang pag-aaral ang unahin mo. Ano? Huling araw na lang. Buti nga si Lola mo, nakakita na. Gulat kami. Sabi ko nga po kay Lola, ipaigi nila yung cellphone ko at mag... Ah, sira yung cellphone mo? Opo, at ano po, mag... Aano na lang ako dito sa bahay. Nung po, panayinip din naman po ko. Gusto ko din po mag... So, pag maganyang edad kasi talaga, ano? Mahilig yan mag-ano? Hindi man po, maraming dito. Mabilis mag-board ang ganyang edad. Mahilig yung mag-explore. Sa puberty stage. Oo, ganyan talaga. Di mo may permiso sa isang edad. Hormones yan. Sa bahay. Hindi na. 15 ka pa lang. Mabilis ka pang mauutok ng mga rata. Hindi ko rin talaga po yung kinuha. At lumuhod pa nga po ako sa kanya. Mag-aral lang siya. Magdire-diretso. Nagtigil na nga po ng dalawang linggo. Ay, sabi ko, pumasok lang siya. Hindi ko sa iwanin ang anak ang cellphone.
Kaya ako lang pinaintriga sa akin pag alas 9 ng gabi, itutulog mo yun. Ngunit kung kinakailangan, nasa iyo. Baka naman lola na sobra mo sa ano sa pagiging stricto si Jacqueline. Ay, hindi naman. Baka na sobra nyo naman po na salit na yung bata yung nag-i-enjoy. Baka gusto, palagi na lang nagtatrabaho. Mali din naman po yun. Pagtulog po niyang apektado, hindi na po siya natutulog. Ano oras siya natutulog? Minsan po alas 11. Oh, walang problema na nai. Yan talaga edad, isaktong tulog ng mga bata. Hindi dito kasi ang tulog dito, alas 7 eh. Alas 7 pa lang tulog kasi. May simple kasi ganyan. Kasi nagising ito, 5 a.m. to nagising. Yung man lang kung may itulog siya, parang nakupagka. So Jacqueline, anong masasabi mo na nasusobran pa sa istrikto si Lola sa'yo? Po, pag wala man po pasok, hindi naman po pag walang gawa. Tama naman yun, ganun dapat talaga. Pag walang gawa, pag free time ka, saka ka lang gagamit ng cellphone. Pati ka nasunod ka ng TikTok. Gusto na pong kunin ng ina. Gusto ko nang kunin ng mama mo? Kailan? Kaya po, kakasundo dito po yung lakbo. O, anong sabi mo? Anong sinabi mo? Sabi mo po, nilo lang sa akin yung wag daw kung kakasundo. Kaya, yung kachat ko po si mama, hindi na, yung sabi ko po hindi na kumapasundo. Pero ikaw sa sarili mo, anong gusto mo? Sa kakawa din naman ng lola mo, kasi sila yung nag-alaga sa inyo. Sina lolo, lola, tapos nakakano man ba kung iniwan mo? Sa iyo nagpalaki sa iyo eh. Kaya po sabi ko sa kanila, ipaigi na lang para pag si cellphone naman, kaya po nung may cellphone kami, naghira man po kami magkapatid, ang saya-saya namin. Naghiram din po ko kay Tito, hindi na din ako napahiram. I-report ni Lola sa akin kapag, halimbawa, ito, nagpupuit na naman. O, hindi. Babawin namin yung cellphone. Alas, maganda yes po talaga binibigay. May oras lang. Yes, okay na tayo doon. Pwede naman po pag walang pasok. Pag walang pasok, pwede. Halimbawa, Sabado. Pero dapat, pagkatapos mo maglinis, mag-gawa naman. Sa gabi lang po magagamit. Nabayaan ko po yung mag-enjoy pag walang pasok talaga po. Makikita yung sipag. Ano ang sabi mo? Sa kuko makikita yung batang masipag. Kaya pala itim ng kuko niya. Sa ako probinsyano ng tunay. Ang babae hindi maarte sa katawan. Pero ang babae tamad. Maganda may mga ay, tamad yung. Ako masipag yan ako kasi mahaba ang kuko. Dito yan. Pero ako kami po yung matidumi yung kamay niya ng mga kamay ng babaeng totoong babaeng matipag. Tinitignan ko kasi yan eh, ganyan. Aba, tagaw yan. Tiba yung mayong eh, apat araw pa minagtag mo. Ang galing ko, masipag. Dalagang sagis. Dalaga, yan na ba ko dalaga? Dalaga na yun. Kahit po dalaga siya, hindi po siya magkain. 5 days daw nagdala. Okay. 5 days, mong talo eh. So yun naman pala mga kalingap, malinaw na po ngayon, napag-usapan natin yung problema nila ay yung minsan nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Yun lang naman pala. Pero yung iba naman, siyempre sa financial, eh ang balak nga po natin, si Jacqueline ay scholar natin, di ba? So binibigyan naman natin ng pera linggo-linggo, ng allowance, pinapaano kay Superbac. Pinapadaan. Asahin pa rin naman si Jacqueline, no? Malungkot lang siguro pag kausap si Bakbak. Hindi po, man. Naging malungkot talaga po. Naging malungkot siya nung nakaraan, no? Oo, totoo yan. Napanood ko rin sa vlog na yung Supermac. Halos ayaw pumamansin ng tao. Ay siya? Bakit po ako, dire-direct. Bakit po kaya, Nay? Hindi naman gusto makita yung kanya yung nilalaw. Hey, kaya naman yun. Kaya naman pala. Kala ko baga, Jacqueline, ano ka? Tigasin. Tigasin? Ba't na-in love ka? Ngayon daw po ay siya tigasin na rin. Uli. May uli na kalamsong. Kapi po kayo. Thank you. Thank you, Jeff. Hi. Ito na yun. Bigyan kita ng pera mula po sa akin. At yung kwento po din sa tunay naman, sinakot naman yung mga dito. Ito po na yun. May 5,000 po dito na. Kayo na pong bahala na yan kung saan nyo po gagamitin. Salamat po ng maraming. Lalo na po sa mga donor na nag-aabot sa amin, nagbibigay sa amin ng tulong.
kung sa inyo pong lahat ng mga vlogger, maraming maraming salamat po sa tulong niyong ginagawa sa amin. At sana po, patnubayan po kayo ng Diyos, maging saman po kayo pumunta. Kala mo si Darius ano? Malaga po ay nakikita namin yung binibigay niyo sa amin. Hindi na inayosin, bili na lang ng bago. Malakas ang pandinig niya at bulag siya dati. Malakas ang sense niya. Sa akin naman po, ay okay naman po na may maligaw sa kanya dahil siya po'y dalaga. Ang importante po sa akin, yung umaakyat ang ligaw, ang nanggugusto sa kanya. Ayoko po nang liligawan siya kung saan saan. Pwede naman po dito. Sabihin mo kung may maligaw dito, pumunta. At nakakausap ko po. Maari ko pong hilingan sila. Malakas pa naman ang apil ng apo mo. Ayan, sa mga manliligaw daw ni Jacqueline. Dito kayo pumunta. Pumunta kayo rito. Matabas muna kayo sa Ektarya. Bawal yan sa kalsada. Pabantay mo, Mac. Si Super Mac. Binabantayan daw ni Super Mac. Pabantay mo kayo si Jacqueline, mga kaligaw. Marami yan dito sa Super Mac. Iiwas kayo sa mga lalaki. Inay, maano na po kami, ha? Apo, salamat. Susunod na lang po. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan, mga kaligaw. Thank you po sa panunood. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.